Isa po mapagpalang umaga sa bawat sa po sa atin. It's Monday morning po sa gabi sa iba po. Magandang tanghali, magandang gabi sa team reply po natin. By the way, this is Pastor Kiko ng Love of Jesus. And all are welcome in this devotion. Kaya kindly share this live video. Tapusin po natin hanggang dulo. And belated Happy Father's Day po. To God be the glory. Hari ng mga hari. Hello po, magandang araw po. Hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating. Okay po ba yung songs po natin? Paki-check nga po. Papuri kay Yahweh. Yahweh. Yahweh, sa presensya mo, ang lahat papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. At kailanman, hindi nagbabago. Good morning po, good morning po. Okay naman po ba yung sounds natin? Paki-check nga o. Praise God. Share lang po natin ha. Share lang po natin. Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may. Ma'am Elvira, good morning po. Salamat po, Ma'am Aisa. Mamaya mag-start na po tayo. Yahweh, Yahweh, pagpapalang pumupuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Hello po sa bawat isa. Hello po sa inyong lahat. Share lang po natin ang video. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. At kailanman, hindi nagbabago. Ikaw, hello po sa bawat isa, si Sir Nancy, Ma'am Elvira, Ma'am Goldie, Ma'am Yoli, Ma'am Marites. Good morning po sa bawat isa po sa inyo, Ma'am Badet. Good morning. Hello sa aking wife. Thank you so much for the gift. Ito, ang ganda. Ayan po, nakita niyo po. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, maliwanag po ang buhay. Salamat sa ring light. Praise God. Magandang araw po sa inyo. Nandito tayo sa bagong background po natin at bagong upuan. Thank you for my wife. Ito po, ang isa sa regalo niyo po sa akin. At isang chinelas. Thank you so much. No, para akong gamer, pero hindi po. Ako po ay preacher ng Word of God. Magandang araw po sa inyong lahat. Kaya belated Happy Father's Day po sa inyo pong asawa at inyo pong mga tatay, no? Mga magulang. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos. Yes, level up na po because of Jesus. Binibless tayo ng Panginoong Diyos. Bagamat may problema, pero binibless pa rin po ng Panginoong Diyos. Amen po. To God be the glory. To God be the glory. Pakishare po ang video po natin. And mamayang konti, mag-start na po tayo. Share ko lang po ulit ah. Hello po Sir Louie, magandang araw po sa inyo.
Thank you, Jesus. Share lang po natin sa page kung saan po kayo na nakilala sa 700 Club. Share lang po natin. All right. Thank you, Jesus. Baka meron po may mga birthday po sa inyo. Sister Anita, Ma'am Rowenam. Hello po. Ma'am Elby, pakishare po ang video po natin at pakicomment na po. Thank you, Jesus. Lagay po natin. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen, amen. Praise God. Share po natin. Hallelujah. Simulan po natin ang araw po na ito na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, no? At ngayon pa lamang, naniniwala po tayo na may gagawin si Lord sa ating pong kalagitnaan. Amen po. Na ang Panginoong Diyos ang siyang magbibigay po sa atin ng gabay sa bawat isa po sa atin. Tapat ang Panginoong Diyos. At kahit kailan hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal po sa atin. Kaya sa oras po na ito, wala tayong ibang gagawin po kundi magpasalamat sa Panginoong Diyos. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Let's all pray. Let's thank God for this wonderful morning. From Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, sa mga nasa OFW po natin, hello po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At belated Happy Father's Day po sa bawat isang tatay na naririto. At sa inyo pong asawa na napakabait. Praise God, praise God. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord. Let's thank God. Let's pray to God. At pasalamatan po natin na mabuti po ang Panginoon po natin na ating pong pinaglilingkuran. Lord, maraming salamat po sapagkat napakabuti mo kahapon. Enjoy na enjoy po kami as we celebrate your goodness, your faithfulness, Abba Father. Thank you so much kung bakit may Father's Day because of you. Salamat po dahil ang bawat ama, ang bawat tatay ay lagi mong ginagabayan. Especially sa mga manonood po namin, sa kanilang asawa. At meron po, may mga problema pero alam po namin that you are the great problem solver po namin. At anumang pong problema sa mga tatay, mga nanay, mga anak po nila, ay ikaw po ang mag-resolve po nito. But before we start, Lord God, this morning devotion, this worship, this prayer, sorry po sa lahat ng pagkakasala po namin na nagagawa sa araw po na ito. Sa mga inisip, sinabi na hindi mo kinilugdan, sorry po sa lahat ng ito. At baguhin mo kami, Panginoong Diyos. Patuloy mo kaming ayusin at makita po si Jesus po sa buhay po namin. Muli, maraming salamat po. Ingatan mo ang lahat ng papasok sa kanilang mga trabaho, sa eskwelahan, sa mga kabataan, sa kanilang mga anak. At ganoon din po sa mga nasa Tianggian, Barangay Hall, City Hall, Lord God, o nasa Lansangan, sa biyahe po ngayon, nasa office, sa Pompak, Lord God, we pray na ikaw po ang siyang mag-ingat po sa bawat isa po sa kanila. At maging sa mga nasa tahanan, Lord, sa mga nanay po namin, na mga tatay na nakikinig at mga kabataan, we pray na patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap ka, manguna ka sa puso po namin. When we know, ngayon pa lamang, pinagpipray po namin si Brother Jesse, Lord God, siya po ay magiging okay po ang kanyang kalusugan, yung kanyang BP. Salamat pong muli. We expect, Lord God, great and mighty moves that coming from you. Holy Spirit, guide us today sa iyo pong parangal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, kung handa na po tayo, let's worship the Lord. At ang kakantayin po natin ay isa sa talagang nakaka-bless na awitin galing po sa Lord. Ito po ay ang title po natin nito is My Heart's Desire. No, ang ating desire po ay talagang mag-worship sa Panginoong Diyos. Kaya ngayon pa lamang po, magkaroon tayo ng puso sa pagsamba. Let's worship the Lord. My Heart's Desire. Maganda po yung kanta po na ito. Praise God. Hallelujah. Let's worship the Lord. By Musik at Hapo, ang komanta po niyan. My heart
desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Let's continue to worship the Lord. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Times of troubles, even in the times of trials, my heart desire is to bless your holy name. Naniniwala po tayo na hindi hadlang ang problema na pinagdadaanan po natin para hindi tayo magpatuloy na sumamba, maglingkod sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. This is our heart's desire, is to worship you, to bless you, Lord God. Thank you so much, Lord God, for your loving kindness. We will worship you today, Lord God. Ilagay po natin ang ating pong pagsamba at pagpapasalamat po sa ating pong Panginoong Diyos sa ating pong comment section. Lagay niyo po yung inyong pong pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. No? Siya po ay tapat sa ating pong mga buhay. At ngayon pa lamang po ay patuloy nating pasalamatan ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Kahit may mga panahon at pagsubok, Panginoong Diyos, andyan po kayo palagi sa aming mga buhay. Pasalamat po, Panginoong Diyos, purihin kay Yahweh. Hallelujah. Amen, Lord. I desire to bless your holy name, Jesus, and lift you up today, sabi po ni Mambadet. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa 26 na kasama po namin. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ay alam po namin na magtatagumpay ang gawain pong ito dahil po sa iyo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bagong setup, nag-level up,
At maraming maraming salamat sa Panginoon Diyos for the blessings, especially ulit sa aking wife. Ito po, may nabigay po sa atin ng regalo, no, gaming chair, pero ito po ay preaching chair po natin for the glory of God, no. Sila ginagamit niya sa laro na minsan po talagang sa iba po nonsense naman po yung kanila pong paglalaro at walang epekto sa kaharian ng Diyos, pero tayo po gagamitin natin ang upuan po na ito for the glory of God. Praise God, sarap po mo po. Blessing po galing po kay Lord. Salamat sa aking wife, I love you so much, thank you so much, hallelujah. Praise God. Kamusta po ang inyo pong Father's Day? Pwede po ba kayo magkwento po dyan kung kayo po ay kumain sa labas? Ano pong binigay niyong regalo sa inyo pong tatay, sa inyo pong husband? At tinanggal niyo na po ba ang galit sa manloob po ninyo sa inyo pong asawa na talagang iniwanan po kayo, hindi naging irresponsable? Tandaan niyo po ito, forgive and forget. At patuloy po kayo maging tatay at nanay sa inyo pong mga anak o sa inyo pong anak. Muli, magandang umaga po, Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lagay nga naman sa comment section. I am excited para mabati po namin kayo. Ma'am Mary Ann, Ma'am Loida, magandang araw po. Ma'am Jocelyn Pascual, sa mga bago po natin. Ma'am Abel from Batangas, Ma'am Janeline. Maraming salamat po sa Lord sa mga pagsubok, lalo na po na naranasan ang inyo pong ang inyong kadakilan sa bawat isa sa po sa amin. To God be the glory. Ma'am Carmina Linares, Ma'am Paula, hello po sa inyo lahat. Wow, sunod-sunod na po yan, blessing ng Lord sa buhay niyo. Salamat po. To God be the glory po, Mama Bel. Meron po pinagdadaanan, no? Alam po ng iba po ito, no? Kinuwento na po natin sa kanila, sa ating mga malalapit sa puso po natin. Pero maraming maraming salamat po. Ang patuloy na ang Diyos ang magbibigay ng masaganang pagpapala po sa atin. Can you type amen for that? Do you agree? Can you type amen? Ang saya-saya po ng Father's Day celebration namin with Barlao family. Thank God so much. Wow! Praise God! At talagang tayo po ay blessed na blessed dahil kay Lord. And syempre, especially Father's Day, happy Father's Day sa ating pong Daddy God, no? Kay Father God in Heaven. Lagay nga naman sa comment section, happy Father's Day, our Father in Heaven or Daddy God, no? At sa oras po na ito, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Thank God, okay na po si Brother Jess. To God be the glory. We will continue pray na tuloy-tuloy na po ang kalakasan po sa kanya. Ma'am Rosalie, good morning. Sa bawat isang nanonood po, pwede po ba nating i-share po ang video po na ito? Lagay po na sa comment section. Done kung ito po ay na-share na po natin. Ako po, na-share ko na ng ilang beses, no, kaya hindi ko na po i-share. Yan, paki-share po at lagay natin sa comment section, done. Yan, maraming maraming salamat po sa mga mag-share po sa atin sa timeline sa GC. Thank you so much po. Salamat po, Ma'am Rowena. Salamat po sa bawat isang nag-share at nawa pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. I am excited na marinig ang mensahe ng Lord sa araw na ito sa pamamagitan ng anak nyo. Happy Father's Day po, Pastor. Salamat po, salamat. Happy Father's Day na po, sabi po ni Ma'am Janeline. Happy Father's Day at... Ayan, salamat po sa mga nag-share, ha. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga hindi nag-share, ewan ko ba kung bakit. Hindi niyo po alam. Magpaturo po kayo sa anak po ninyo, sa asawa, sa kapitbahay. Pwede po. Tayo po ay magpaturo po sa kanila. At ngayon, mag-aaral lang po tayo. Tayo po ay ready na lahat. Ayan, salamat po sa mga nag-share. Nakikita ko, nararamdaman po natin. Hallelujah. Thank you so much for sharing. Yung ating pong online gawain. No, muli, ang ating pong gawain, araw-araw po ito. If you want to know the schedule po, i-PM nyo po ako. Ha? Okay? Kami din, Pastor, blessed na blessed. Kami kahapon nakapagsimba. To God be the glory. The important things na dapat ginawa nyo po kahapon, magsimba kayong buong pamilya. O magsimba ka, kung di nyo po kasama ang inyo pong family. At nakakalungkot lang po pag Sunday, umabot tayo ng 30-40 euro rito, pero pag Sunday ho, lima lang yata nanonood kahapon. No, paki-reply na lamang po, ah. Naintindihan naman natin sa mga may simbahan, pero yung mga wala pong church at di po kayo napagsimba, dito na po kayo magsimba, no? Importante po ang fellowship. Importante po ang fellowship. Kaya Ma'am Josephine, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa pag-share po ninyo. At ngayon po, mag-aaral lang tayo ng Word of God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Ang title po natin po ngayon ay Dinig ng Diyos Ama ang iyong daing. Dinig ng Diyos Ama ang iyong daing. Lagayin natin sa comment section. God the Father heard your prayer or heard your cry. Ma'am Lucy, good morning po. Sabi po sa Awit 39:12. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik sa daing ko't panalangin, huwag ka sanang managinip. Wow, ganda ng Word of God. Kagabi, kahapon po, no? Ang ganda po ng salita ng Diyos. To God be the glory. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik at sa daing ko't panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sino po sa atin, marami pang hiling sa Panginoong Diyos hanggang ngayon, na tila baga parang hindi mo pa rin nakikita ang sagot ng Panginoong Diyos sa iyo pong panalangin. Parang sinasabi mo na talaga bang buhay ang Diyos? Baka bingi na ang Diyos? Wala nang pakialam sa akin ang Diyos? Parang dahil sa kasalanan ko ay hindi na ako mahal ng Panginoong Diyos kaya hindi niya na ako sinasagot. At marami tayong dahilan na minsan ay parang bakit hindi sinasagot ng Lord ang aking panalangin? Alam niyo po, marami pong sagot po dyan. Pero hindi tayo magpo-focus po ron. Ang focus po natin ngayon, until now, sumasagot ang Panginoong Diyos. Until now, God answer prayers. And there's a lot of answer prayers na po tayong nakuha galing po sa Panginoong Diyos. Right? And meron pong isang kwento rito. Sa murang edad, halos araw-araw ay binubugbog at minumura ang isang batang babae ng kanyang ama at mga kapatid na lalaki. Nangyayari po ba ito sa isang family? Yes. Di nagtagal, pinalayas pa siya ng kanyang ama, kaya sa church siya lumaki kung saan member ang kanyang nanay. Lumaki siya na may galit sa kanyang ama. After college graduation, lalong nakita sa kanya ang pagrebelde. Dahil kumikita na siya ng malaki. Kaso nga lang, nalulungpo siya sa isang masamang bisyo. Nalubog sa utang at na demanda. Nakipagrelasyon siya sa iba't ibang lalaki at nabuntis ng kanyang boyfriend. Ang masaklap, iniwan siya at hindi pinakasalan. Dahil wala nang malapitan, ang ginawa po niya, siya po'y bumalik sa probinsya para humingi ng tulong sa kanyang tatay. Pero ipinagtabuyan siya nito. Nanganak siya sa tinutuluyan niyang maliit na kwarto, pero halos wala na siyang makain. Sa tindi ng hirap na naranasan, umiyak siya sa Diyos. At sabi niya, Lord, bakit kahit kailan hindi ako minahal ng ama ko? She could not handle her problems anymore. Sabi po ng babae. She was helpless and thought of killing herself and her baby. At habang humihingi siya ng tawad sa Diyos, sa pananalangin, sa kanyang gagawin, may kumatok sa kanyang pintuan. At may malang dumating ang kapatid niyang babae with fellow believers. At sinabi, huwag mong gawin ang pagpapakamatay. At binahagi po nila ang pag-ibig ni Jesus. Ipinanalangin po ang babae. At ito pong babae pong ito ay tinanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Maaring hindi sapat ang naibigay na pagmamahal ng ama sa anak. Marami po sa atin, mismo ang iyong tatay o ang inyong asawa ay hindi na ipamalas ng todo
ang pagmamahal sa iyo. Pero sabi nga natin kahapon, walang perpektong tatay. Walang perpektong ama. Meron po kaming mga sablay. Meron po kaming mga pagkukulang, pagkakasala. At minsan po, tinatamad po kami. May mga bagay na karakter na ayaw ng asawang babae o ayaw ng anak. At ito nga sa istorya po natin, talagang pinabayaan po siya ng kanyang ama. Pero maraming salamat. Merong ama sa langit na patuloy na ginagabayan ang bawat tatay, ang bawat ama. At sa mga irresponsableng mga tatay, alam po natin ang Diyos ay kikilos sa kanilang kalagitnaan. At matutunan din po nila kung paano po maging tatay at maging asawa. At sa oras na ito, na-bless po at natuwa at nagkaroon ng pag-asa ang babae. Naramdaman niya yung pagmamahal ng Ama sa Langit. Naramdaman niya na may pagkakataon na ang Panginoon ay hindi pala ako kinalimutan. At dumating sa punto, isang araw, nagkita sila ng kanyang tatay. Nag-iyakan po silang dalawa. At sila ay nagpatawaran sa kanilang mga pagkukulang. At ibinahagi ng babae sa kanyang ama, ang Panginoong Yesus. The Heavenly Father saw her tears and felt her pain. He restored her family and gave them hope. Kaya, kung umiiyak ka rin dahil sa mabigat na problema mo sa loob ng iyong pamilya, meron kang mapait na naranasan at karanasan, continue to trust the Lord and be strong, because there's a Heavenly Father who really loves you. At patuloy niyang dinidinig ang matagal mo nang ipinapanalangin. Who among us can relate this story? Na meron kayong mapapait na istorya, meron kayong mga pangit na nakaraan, meron po kayong mga sitwasyon na parang gusto niyo nang magpakamatay, gusto niyo nang bumigay, gusto niyo nang umayaw, pero may kumatok sa inyong pintuan. Merong kumausap sa inyo na isang tao. Merong tao na nagpayo sa inyo, nagpanalangin po sa inyo. May tao na ginamit ng Panginoong Diyos para magkaroon kayo ng matinding pag-asa at iwala sa Panginoong Diyos muli, na ibalik yung dating sigla na parang nawalan ka na ng pag-asa eh. Pero maraming salamat sa Panginoong Diyos. Meron pong Ama sa Langit na patuloy na kumakausap po sa atin. May banal na espiritu na lagi pong nagsasabi po sa atin, anak, hanggang ngayon sumasagot ako sa panalangin. Dinig na dinig ko at kita ko ang bawat patak ng luha mo. And this is the encouragement of our God today. Don't hesitate to come to God and pray and cry to the Lord. He knows your pain. He knows your desires. He knows your needs. He knows your situation right now. Kapatid, don't lose hope. I will say it again. The battle belongs to the Lord. May pag-asa sa Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos si Lord. Huwag mong tuldukan yung magandang istorya na gagawin ng Lord sa buhay mo. God is not finished yet in your life and in your family. Kapatid, kapit lang. Lapit lang sa Lord. At patuloy ka magpasalamat sa Kanya. At ipagpasalamat mo na, Lord, today or tomorrow or next week, next month, next year, God will answer your prayer. God will restore your family. God will restore your health. God will bless your family financially.
God will heal your emotions. God will change your life. God will bless your business. God will restore your heart right now. Na umiiyak sa Panginoong Diyos at sinasabi mo, Lord, wala na akong pag-asa. Pero ngayon, kapatid, binibigyan ka ng pag-asa ng Diyos. There's a great revival na mangyayari sa buhay mo at sa family mo. Paniwalaan mo lang siya, kapatid. May magagawa ang Diyos. Sometimes, wala tayong magagawa. Even the technology, walang magagawa. Even your friend, walang magagawa. Yung family mo, sometimes, walang magagawa. Pero sa lahat ng impossibility, tandaan po natin, ang Diyos lang po ang may magagawa. At pakikinggan niya ang ating mga panalangin at hinaing at hindi siya nananahimik. Kapatid, this is our application. May tanong po ako sa inyo. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na natatanggap mo sa mga taong nakapaligid sa iyo? Huwag ka nang umiyak kasi may Ama sa langit na buong-buo ang pagmamahal niya sa iyo. Buksan mo lang yung puso mo at tanggapin mo ang eternal love ng Diyos para sa iyo. God love you so much that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Na kung sino man po ang manampalataya sa kanya, hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga first-timer, marami tayong pagkukulang sa Diyos. Ito yung pagkakataon. Let's repent from our sins and let's receive Christ and believe that Jesus died for you. That Jesus rose again on high just for you. At tanggapin mo ang eternal na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos at eternal na buhay, na eternal life na ibibigay niya sa iyo. Kung nais mong tanggapin si Jesus ng makatotohanan sa puso mo at nais mo siyang tanggapin sa buhay mo, especially sa mga first-timer, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, patuloy kang pinapatawad ng Panginoong Diyos at patatawarin niya. Sabay ka lang sa panalangin pong ito. At nawa maging seryoso ka, kapatid. Kasi life is too short. Baka bukas punin na tayo ni Lord. At kapag hindi natin tinanggap si Lord, sa impyerno tayo mapupunta. Pero maraming salamat. Don't harden your heart. God loves you. Jesus died for you. And this is not an accident. This is an incident na gusto kang abutin ng Diyos sa online gawain na ito. Mahal ka niya sobra. May magandang plano si Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo siya sa mga oras na ito. Pray this prayer aloud. Sabihin mo, Lord Jesus Christ, thank you so much for your loving kindness. Salamat po. Inabot mo po ako ng gawain pong ito, ng video po na ito. At naramdaman ko ang iyong wagas na pag-ibig. Lord, sa umaga pong ito, I surrender my life to you. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. At sa araw na ito, Panginoong Diyos, I receive you, I believe in you, that you are the Messiah, the Lord, and the Savior of my life. You are the God who saves me, who cleanses me, who forgives me. Salamat po sa pagkupkup at pagliligtas. And from now on, ako po ay susunod at ako po ay maglilingkod sa iyo ngayon at magpakailanman. Gamitin mo lamang po ako for your glory. In Jesus' name I pray. Ang lahat po ng sumabay sa panalangin ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise God and praise God. To God be the glory. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Tandaan niyo po, God answers prayers. Hindi man today, just wait.
at nag-yes po siya. At kapag siya ay nag-no, God has a better plan in your life. At may mas magandang ibibigay sa'yo si Lord. Baka mamaya ayaw niya ng second hand, gusto niya brand new para sa'yo. Baka ayaw niya ng maliit na blessing, gusto niya mas malaki. Amen? Hintayin natin ang timing ni Lord. Huwag kayong sumuko. Walang sukuan po ito. Sabihin nga natin sa comment section, I will never quit. Do it. Do it. Do it, Lord. I will never quit. Do it, Lord. Answer my prayer. At pakilatag po ang inyo po mga prayer requests. Ma'am Aisa, Sister Arsene, Ma'am Minette. Alam ko, sa mga nanay out there, sa mga kabataang narito, sa mga tatay po natin, meron kayong mga pinagdadaanan. Ito na ang panahon. Patuloy nasasagot ang Panginoong Diyos. At pwede ba mamaya bukas sa isang araw, kung meron kayong patotoo, isulat niyo po sa GC po natin, i-post po ninyo sa social media, ikwento niyo po sa ibang tao na para makita ng mga tao na ang Panginoong Diyos ay kumikilos at kumagawa ng kamanghamanghang bagay. Until now, may ginagawa siya sa ating mga buhay. Amen? Let's close in prayer po, no? At paki-comment po ang inyo pong mga prayer request po dyan. Ma'am Jennifer, sa bawat isa, paki-reply na lang po sa mga na-late po. At next time, don't be late. Bukas, kita-kitsu tayo ng umaga. Mamayang gabi, si Sir Louie po magtuturo po sa atin. Antabay lang po kayo. 7:15 ng gabi, mayroong magandang mensahe si Lord sa bawat isa po sa inyo. Walang sukuan. God continually answer our prayers. To God be the glory. Please comment your prayer request po. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa 34 na nag-stay po ngayon. Ang panalangin ko po, answer their prayers, Lord God. Answer their prayers, Lord God. Ngayon pa lamang po, may mga prayer request na po, Panginoong Diyos. Gipit po si Ma'am Elvira, Kuyo, financially, at yung kanilang tindahan, Panginoong Diyos. Marahil naubos na po ang mga paninda at wala na po silang kapital. Panalangin po namin, i-bless mo po sila ng maraming kapirahan, Panginoong Diyos. Salamat po sa Kuya family, sa iyo po silang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Walang sukuan, love tayo ni Lord. Yes, hindi po ako susuko. To God be the glory. To God be the glory. Please type and comment your prayer request. And today, alam po natin na ang Panginoong Diyos ay tutugon po sa bawat sa pusa inyo. God answer prayers. Amen po. Hallelujah. Lagay niyo po yan. Smile naman po kayo, yung iba po sa atin, nakasimangot na eh. Parang gutom na. Parehos po tayo, hindi pa nag-almusal. Pero mamaya after this, mag-almusal kayo. Mag-play kayo ng worship song, magbasa kayo ng Bible. Ikwente niyo po sa kumari, kumpare, kaibigan, kapitbahay po ninyo. Saka katrabaho po ninyo, yung kabutihan po ng Panginoon Diyos. Lord, I pray kay Brother Rodel Campo. Siya po ay mayroon pong prostate, sakit sa puso. I declare right now, by the stripe of Jesus Christ, ikaw lang po magpapagaling po kay Brother Rodel. In the name of Jesus, pagalingin mo po siya right now. Amen and amen. In Jesus' name. And continue bless the Campo family. Bless their whole family, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. I pray, Lord God, for financial breakthrough kay Sister Minette. Matapos na po yung kanyang case, Lord God. Bless mo po ang kanyang children. Makatapos ng pag-aaral. Malusog, maging malusog po sila at ilayo sa anumang masamang barkada at patuloy na sa kanilang paglaki. They realize, Lord God, that they have a purpose, Lord God, ang kanya pong mga anak. At patuloy sila maglingkod sa iyo. Even si Sister Minette, gamitin mo ang kanyang buhay for your glory, Lord God. Salamat po sa buhay ni Sister Arsene Tariga, sa kanyang family. Continue bless her life, her family, her kids also, Lord God. Sa Australia, maging sa Pilipinas, sa Tuguegarao. And we pray, Lord God, for blessing din po sa kanila. Ingatan mo sila araw-araw. Pagpalain po ang kanilang pamilya. Maging si Ma'am Evangeline Lee at healing po sa kanyang eye, Lord. Bless mo ang kanyang mga anak. Pagpalain mo ang kanyang finances. Si Sister Minette, I pray, Lord, na palaguin mo ang kanyang negosyo. Patuloy mo siyang i-guide. Paprotektahan mo po siya. Maging ang kanyang family. Si Michelle sa Qatar. At patuloy, Panginoong Diyos, sa ang kanilang ang Lee at family ay isave mo. Salamat po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Please type and comment your prayer request po. Wala na po ba akong pag-pray? Can you type yes na lang po kung ayaw niyo po, no, na magsulat. At ipapanalangin ko po kayo in general prayer. Hallelujah.
Wala nga naman po, Ma'am Elvira. Lord, I pray kay Sir Louis Reyes, kay Ma'am Grace, kay Nanay Librada, kay Buddy man, kay Jose Reyes o Joey Reyes, Lord God, ay patuloy Panginoong Diyos na ikaw po ang magpagaling po sa kanila. Ganun din po kay Sir Louis. Lord, kahit cancer, kaya mong tunawin, Panginoong Diyos, lusawin, tanggalin sa katawan po nila sa pangalan ni Jesus. At ngayon pa lamang, I declare, Lord God, complete healing right now. I declare, Panginoong Diyos, naniniwala po ako na hindi ka patapos sa buhay ng Reyes family. Isasave mo silang lahat. Pagpapalay mo silang lahat, Panginoong Diyos. At patuloy silang makakaranas sa masaganang pagpapala galing po sa iyo. Continue protect their family, yung anak po ni Sir Louis, yung kanyang dalawang anak, pagpalay mo po. Ingatan mo silang lahat. At sila'y magtagumpay. Yung kanyang apo, lumaki nang magkaroon ng takot po sa iyo. At si Sir Louis, sa loob ng pompak, patuloy siyang gawing pagpapala sa lahat ng employee. Even Lord, ma-share niya po yung mga bosses, Lord God, na sila po'y mag-join sa values formation. At sa bawat isa, Lord God, na mga ayaw dumalo, ay sila po'y dumalo. Touch their hearts, Lord God. Continue save all the employees and also their families, Lord God. At patuloy mong pagpalain ang company pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Bless Sir Louis, Lord God. At mamaya, siya po ang tagapagturo po namin sa Thursday, sa Sunday, Lord God. Ngayon pa lamang, prepare his heart, Lord God, to preach your word. In Jesus' name, amen and amen. Sir Louis, God bless po. Patuloy lang po tayo sa Panginoong Diyos. Huwag po kayong susuko sa buhay. At patuloy kayong mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Let's continue pray. I pray, Panginoong Diyos, kay Ma'am Cecil. Complete healing po kay Maricel. Guidance and protection sa kanyang pong mga anak, sa kanyang eldest to youngest. Complete healing po sa kanyang nephew, kay Melvin Alparas, Lord God. At patuloy po namin dinadeklara na siya po ay magaling na, Lord God, saka kay financial breakthrough po sa kanila buong family, sa kanyang si daughter si Grace, Lord God, sa kanyang husband, at good health po sa kanilang buong family. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Lord, I pray, Panginoong Diyos, ang si Ma'am Lucy, Panginoong Diyos, ay palaging mauhaw sa salita ng Diyos, Lord God, yung kanyang asawa. At magpatuloy po sa paglilingkod. At ang panalangin po namin, ang Lestino family, lahat sila ay masasave, lahat sila ay maglilingkod po sa iyo. Bless their finances. Peace and joy, Lord God, and strength and wisdom po ay mamalagi po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po sa Tinejeros family, I pray kay Blesilda, kay Ate Emma, kay Kuya Jimmy, sa kanilang anak, sa kanilang kalusugan, pagpalayim silang lahat. At patuloy po ang masaganang pagpapala ay kanila pong maranasan. Bless the Duyan family, Francia family, Mariano family, Dison family, Lord, ay Butchal family, Panginoong Diyos, Landig family, Escala family, Lord God, bless mo po sa silang lahat. At patuloy po ang masaganang pagpapala ay aming pong maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Wala nga naman po, Sir Arts, and God bless you. Just comment your prayer request po. Don't be shy. Walang ibang magtutulungan kundi tayo lang po. Lord, I pray kay Ma'am Jocelyn Aguilar, yung kanyang karamdaman, hindi po kami titigil hanggang di po siya gumagaling, Lord. Patuloy ka mahabag po sa kanyang pangangatawan. And I declare, Lord, healing sa kanyang pangangatawan, Panginoong Diyos. Continue heal her, Lord God. Puro deklarasyon lang po ako, pero ikaw po yung demonstration of healing, Lord. Salamat po. Pagaling po si Ma'am Jocelyn sa pangalan ni Jesus. Bless their family. Save them all, the Aguilar family, in Jesus' name. Lord, kay Ma'am Lourdes Baltasar, patuloy po ng kagalingan sa kanyang sakit at karamdaman. Mababa po yung kanyang hemoglobin. I pray for a normal hemoglobin in the name of Jesus. And I declare, Lord God, healing. Not only kay Ma'am Lourdes, kundi sa kanyang buong pamilya na may sakit at karamdaman. I speak salvation sa Baltasar family. At patuloy po ang masaganang pagpapalay kanila pong maranasan. Hallelujah. Praise God. Lord, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, I continue pray. Hallelujah. Lagay niyo po dyan sa comment section ang inyo pong mga prayer request, please, or can you type yes na lang po para mabasa ko po ang inyo pong pangalan. Praise God. Lord, maraming salamat po. Si Ma'am Felisa, Lord God, patuloy ko pong pinapanalangin. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang kagalingan ay kanyang maranasan. Lord, heal mo po siya, Lord. Patuloy
na mawala na yung pain, pagkahilo, o naman na yung sakit at karamdamin, may mampilisa, mahabag po kayo sa kanya, Lord. Alam ko po na matagal na po siyang humingi ng kagalingan, Lord. Give her favor, Lord. Even sa whole family po niya na may sakit at karamdaman. Give them favor of healing. At yung check-up niya po, Panginoong Diyos, ay ikaw po mag-provide at maging normal po ang mga resulta sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat din po kay Ma'am Janeline Salvador, Lord. Sabi po niya, salamat sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin ng mga biyaya at habag mo, at ginising mo niyo kami ulit sa panibagong umaga at week na ito. Salamat po sa protection mo sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo po na huwag mo po hayaan na kami magkasala laban sa iyo. Praise God. Salamat po ah, Sister, nasa na po ba yun? Sister Janeline. Mayroon ko pong korugtong eh. Lord, I pray, Panginoong Diyos, for the Masangkay family. Continue save them all. Save them all, Lord God. Salvation be upon them. Gumaling na po ang lahat ng may sakit at karamdaman, especially sa diabetes at sa bata po ni Ma'am Wilma. Lumino po ito sa biyaya mo. Maging malakas sa kanyang buhay ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. At ngayon pa lamang, Lord God, I pray for healing right now sa kanyang pangangatawan sa pangalan ni Jesus. I pray also na makatapos sa pag-aaral ng mga anak po ni Ma'am Wilma at sila po yung magtagumpay sa buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello po, Ma'am Janet. Lord, I pray, Panginoong Diyos, kay Ma'am Marilu sa kanyang cancer. Ikaw ang Diyos ng Himala. Ang panalangin po namin, patuloy na pagaling mo po siya, Lord. Salamat po. Sa iyo po kami magtitiwala, Panginoong Diyos. Hindi sa chemotherapy, sa doktor o kanino pa man, kundi sa iyo lamang, Lord God. You can cancel the cancer, Lord God, in our body, in the name of Jesus. Amen and amen. Salamat po. Kay Ma'am Manita, continue guide her, Lord God, even her husband, heal him, Lord, na patuloy po ang masaganang pagpapala sa Dibayan family, kanila pong maranasan sa pangalan ni Jesus. Also, Lord God, we pray kay Ma'am Badet, Lord God, financial needs po nila sa kanyang family, umagos ng todo-todo ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. I pray also, Lord God, na ikaw po yung siyang manguna, Panginoong Diyos, sa needs po, Panginoong Diyos, ng kanilang tindahan, ng negosyo po nila. Ingat mo ang kanyang mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Pilipinas. At ngayon pa lamang, si Ma'am Carubio, Lord God, Ma'am Badet Carubio, si Alfredo Carubio, Lord God, gagaling po siya, Panginoong Diyos, sa kanyang pagkakastro. At patuloy po silang lahat ay makakilala po sa iyo. Salamat po kay Ma'am Badet. Patuloy mo siya empower, palakasin ang kanyang pananampalataya at magamit din po ang kanyang buhay for your glory. In Jesus' name. Amen and amen. Bless mo po si Ma'am Aisa Damagan, Panginoon Diyos, patuloy na pagpalain mo ang kanyang pagkatrabaho. Lord, ang panalangin po namin na yung kanya pong mga ginagawa, Lord God, sa ibang bansa, sa Malaysia, ay mas lalo niyang may enjoy yung kanyang pagtatrabaho, Panginoon Diyos. Maraming salamat ngayon pa lamang. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, na ikaw po ang patuloy na magbibigay ng masaganang pagpapala sa kanilang family, sa kanya pong magulang, sa kanyang pamilya sa Tuguegara. We pray, Lord God, for salvation. And I pray also, Panginoon Diyos, na magkaroon po ng masaganang pagpapala sa kanila. Gabay mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, ganun din po kay Ma'am Nancy Llamas, Lord God. Lord, yung anak po niya na si Clifford, Lord, ay makapunta po sa Canada. Maayos po ang visa, yung mga papers, Lord God. At patuloy po, Panginoon Diyos, na isang araw magkasama na po sila sa abroad, sa Canada. Salamat po, Lord God, ngayon pa lamang pagpalain mo po ang buhay ni Sister Nancy kasama ng kanyang buong family sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Continue bless Sister Beng Bonifacio, Ma'am LB, Hill, yung prostate po ni Brother Darwin, at patuloy po na si Ma'am Beng, Lord God, ay si Beng, Lord God, ay makapag-replay ng mga video po na mga topic po namin. At ngayon pa lamang, patuloy mo siyang gabayan sa kanyang pagkatrabaho sa pangalan ni Jesus. Bless their family. Save them all in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. To God be the glory po. Thank you, Jesus. Lord, I pray, Lord God, sa buong family ni Ma'am Yoli. Pinapanalangin ko, Lord, for complete healing miracle, Lord God, in Jesus' name, kay Ma'am Yoli, sa kanyang anak, Lord. Patuloy yung mayoma, yung problema sa thyroid, Panginoong Diyos, patuloy ng kagalingan
ay kanya pumaranasan. Salamat po ngayon pa lamang. Naniniwala po ako, Panginoong Diyos, ng masaganang pagpapala ay kanila pong maranasan. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, samahan po silang lahat. Biyayaan po na maraming pera, Panginoong Diyos. At yung iyong presensya lalo na ay kanila pong maranasan. Protection, masaganang pagpapala po sa kanila. Maging kay Ma'am Carmine Linares, Lord God, I pray also na patuloy silang magtagumpay sa buhay. Kagalingan po sa kanya, kaligtasan sa kanyang husband, sa kanyang mga anak, at patuloy po lahat sila ay maglilingkod po sa iyo. Bless the Linares family. Protect them. Guide them. Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hello po kay Ma'am Lourdes Baltazar. Hello po sa inyo. Ma'am Agustina Castro. Hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Pwede po kayo mag-join sa GC po natin. Kung kayo po ay may church, kami po ay tulong lamang po. Dagdag kaalaman at panalangin po sa inyo. We are one body in Christ, Ma'am Agustina. Baka meron kayong prayer request. Ay, ito na po pala. Prayer for mission car service. Lord, I pray for a mission car service. Patuloy mo silang biyayaan ng isang magandang sasakyan na magagamit po para sa pag-share ng gospel para po sa advancing ng yung kingdom. And continue bless the church of Ma'am Agustina. Bless her family. Save them all guidance, Lord God, protection in Jesus' name. Amen and amen. Ma'am Agustina, you are welcome. We are much welcome po sa ating panggawain. By the way, I'm Pastor Kiko ng Love of Jesus. At patuloy po kayong mag-join po rito kung meron po kayong time. Everyday po ang gawain po natin. PM nyo na lang po ako kung kayo po ay interested po. To God be the glory sa buhay po ninyo. Patuloy kayong gamitin ni Lord. Ma'am Agustina Castro. Praise God. Hello po, Ma'am Rodora Cruz. Baka meron kayong prayer request. Pakilagay po dyan. Thank you, Jesus. Salamat po, Ma'am Felisa. Lord, I pray, Lord God, ma-regulate na po ang potassium po at sodium po ni Ma'am Marites Austria. I declare healing right now in Jesus' name. Magiging normal na po ito. Sa pangalan ni Jesus. Magtiwala po kayo, Ma'am Marites. God heals. Salamat po. Continue bless mo po ang husband po ni Ma'am Marites, ang kanyang mga anak. At patuloy po ang masaganang pagpapalay kanila pong maranasan. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Wala ka naman po sa mga nag-thank you. To God be the glory sa buhay po ninyo. Pagpalangin. God answer our prayers. In due time and in God's will po. Hello kay Tito Boy. Baka meron po kayong prayer request. Praise God. Please comment your prayer request po. Salamat po. We declare, we claim it by faith na it will be blessed by God. Protection and goodwill. Thank you so much po, Mama Agustina. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Patuloy lang kayo magpag-amil sa Panginoon. God is good, sabi po ni Tito Boy. Tito Boy, tuloy nyo lang po ang preaching po ninyo. At ipakilala si Jesus sa maraming tao. Alam niyo po yung mga tito ko, mga pastor ko sila. Praise God. Wala nga naman po, mamanita. Lord, I pray, Lord God, sa asawa po ni Ma'am Leonie, patuloy na gumaling na po ang kanyang sakit at karamdaman. At sa kanyang malit na tindahan, ikaw po ang magpapalaki po nito. Magpapalago po nito. Continue bless their family. Protect them and give them more blessings, Lord God. In Jesus' name. Amen. Hello, Jerlyn. Kamusta ka na? Baka meron kang prayer request. Pakilagay po ang inyong pong prayer request po dyan. Ma'am Raquel, bakit po kayo nag-miss call? Ma'am Presi Angeles, good morning. Baka meron kayong prayer request. Lagay nyo lang po dyan. Basahin po natin. Yes po, Ma'am Jocelyn. Mahal kayo ng Panginoong Diyos. Huwag din kayo magsawang makinig po sa Kanya. Hallelujah. Lord, I pray, Panginoong Diyos, sa dalawang anak na lalaki po ni Ma'am Lourdes Baltazar, ay sila po, Panginoong Diyos, ay patuloy na maging mabuting kabataan at sila'y makatapos ang pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, I pray, Lord, na ibalik na po ng Meralco, Lord God, yung kuryente po nila at makabayad po sila ng kuryente. At patuloy, Lord God, na magkaroon po ng magandang trabaho yung kanya pong anak. Salamat po. Ngayon pa lamang, we declare blessing, Lord God, kay Ma'am Presi, sa Angeles family. At patuloy na ang kanya pong anak, ang kanilang buong pamilya, ang ukay-ukay po nila ay mapagpala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.
Thank you, Jesus. A blessed Monday morning. Just be patient for being in behalf of Love of Jesus Valenzuela po, kami po ay nakikiramay po sa inyo pong nanay. Let's pray po. Let's pray sa family po ni Ma'am Glo, no? Tayo po ay manalangin. Lord, sa oras po na ito, pinapanalangin po namin si Sister Glo, Lord God. Kamamatay lang po ng kanya pong 92 years old na auntie, Panginoong Diyos. At ngayon pa lamang, continue, give them comfort, Lord God. Give them peace and joy. Lord, patuloy mong hawakan ang kanilang puso sa kanilang pag-iyak po ngayon. At itong morning po na ito ay mapapalitan po ng kagalakan, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagpapahiram mo po sa kanilang auntie, Panginoong Diyos. At we pray for more blessings to come sa kanilang family, Lord God. Sa kanya pong anak na may occupational therapy, Lord God, ay ikaw po ang mag-bless po sa business po nila. At patuloy po, Panginoong Diyos, ang masaganang pagpapala sa kila Ma'am Glo, Dainla, ay kanila pong maranasan sa pangalan ni Jesus. Strength them, Ma'am Glo, Lord God, in Jesus' name. Save their whole family, in Jesus' name. Amen and amen. I pray, Lord God, kay Ma'am Stella Maris Lampasa, patuloy mo siyang i-bless. At salamat po sa pag-iingat mo sa buhay po ni Brother Jesse. Normal na po ang kanyang dugo, ang panalangin po namin. Lumakas muli ang kanyang pangangatawan at patuloy na makapagtrabaho ng may kasiglahan. Ingatan mo rin po si Jesse Marie sa Singapore, Lord God, at ang buong pamilya po na ito ay patuloy mong gamitin for your glory alone, to preach your word in Jesus' name. Bless their finances also. Guide them every day in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Wala naman po, Ma'am Rowena, kerido. God bless po. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. Ingatan ng Panginoon Diyos, pasaganain ng Lord. Maranasan nyo masaganang pagpapala na nanggagaling kay Jesus. Amen and amen. God bless Ate Emma. Pinag-pray ko po kayo. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Expect more blessings to come in your family po. In your family. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray kay Ma'am Lloyd Austin. Siya po ay may sakit at karamdaman. But in the name of Jesus, I declare healing in her body. In Jesus' name. Amen and amen. Continue bless the Austin family. Save them all. Protect them, guide them. And financial breakthrough po sa kanila. In Jesus' name. Kay Tita Elenita Roman, Lord God, I pray for complete healing po sa kanya, Lord God. Kay Kuya Gani, kay Ferdy, Lord God, I pray na patuloy ang masaganang pagpapalay kanila pong maranasan. I pray, Lord God, for protection and guidance, peace and joy sa kanilang puso, strength and wisdom. At patuloy po yung business po ni Tita Elenita Roman at tindahan, pagpalain po ito. Ingatan mo ang kanyang mga anak, si Joan, Jennifer at Janice sa ibang bansa at sa Pilipinas, kanilang asawa. At ang mga apo po ni Tita Elenita, patuloy ang masaganang pagpapalay kanila pong maranasan. Nakatapos ng pag-aaral, God-fearing grandchildren, at patuloy po na silang lahat ay makapagsimba sa Church of God. Bless their pastors, their leaders, their workers, their members, Lord God. At patuloy po si Tita Elenita ay patuloy mong bigyan ng kapayapaan araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, maraming salamat din po. I continue pray for the peace of mind kay Ma'am Lloyd Austin, Lord God. In the name of Jesus, let the peace of Christ rule in your heart right now. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. Di ba meron tayong topic? Smile. Always smile po. Smile lang tayo. Though our heart is aching, there's a anxiety attack, there's struggles, always smile. Lord, I pray, Panginoong Diyos, kay Ma'am Esther, inahe, Lord God, kagalingan sa kanyang katawan, Panginoong Diyos. Si Brother Boyd ay makalaya na po sa sigarilyo at alak at pati ang kanya pong anak, Panginoong Diyos. Salamat po. Patuloy na ang pagbabago ay kanila pong maranasan. Bless Ma'am Esther and the whole family. Isave mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. Lord, we declare si Sir Ferdy Valderrama, yung kanyang cancer, pinagaling mo na. At patuloy, Panginoong Diyos, dadaan mo na naman po siya sa chemo. We pray, Lord, kayanan po ng kanyang katawan. At patuloy na meron naman po magandang patotoo for the second time around, yung cancer, pinagaling mo. Salamat po, Lord. Nagpagaling ka ng una, ngayon magpapagaling ka uli. At patuloy ka pa magpapagaling, Panginoong Diyos. Continue bless Valderrama family, the sisters, Lord God, yung magkakapatid, dalawang magkapatid na babae, yung kanyang asawa, yung kanilang maliit na tindahan, pagpalain po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Can you type yes kung di po kayo na pagpipray pa? At mag-comment po kayo. Lord, I pray kay Sister Mary Ann, Panginoon Diyos, kay Ma'am Gregoria, Rafanan, continue bless them, guide them, protect them,
Give them peace and joy. More blessings to come, Lord God. Makatapos sa pag-aaral ng mga apo po ni Ma'am Gregoria. Si Mary Ann, Lord God, mabenta niya yung mga lupa na binibenta niya po, Lord God. Maraming customer o buyer, Lord God, to come. At patuloy, bigyan mo sila ng kapayapaan sa puso po nila. I-bless mo ang Rafanan family. Isay mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Lord, yung brother po ni Sister Helen Cayetano na nasa ospital, may cancer, we pray, Lord God, na ikaw po magpapagaling po sa kanyang kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Walang imposible po sa inyo. Manampalataya po nawa ng kanyang brother, ng kanyang buong pamilya. Lord God, salamat po, Lord God. You are our great healer. In Jesus' name. The Sister Helen, the Cayetano family, save them all, protect them, and guide them. In Jesus' name. Amen and amen. Lord, maraming salamat po. We continue to pray kay Kuya Ando. Lord God, sa kapatid po ni Ninang Net na nasa ICU, Lord God, until now. Ang panalangin po namin, Lord, gagastos po sila ng million. Pero ang unang panalangin po namin, extend mo yung kanyang buhay at patuloy niya pong maranasan na mabuhay sa mundong ito at magamit ng kanyang buhay na magpatotoo na ikaw ay nagpapagaling, Lord. Salamat po. Ngayon pa lamang, pagaling mo po si Kuya Ando sa pangalan ni Jesus. Provide our needs, Lord. Save the Kunanan family. Protect them. Heal Mr. Baby Santos. Pangunahan mo rin po ang mga missions, Lord God. Bagamat may mga problema si Ninang Net, yung missions, Lord God, ay patuloy pa rin yung ginagampanan. Salamat po sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. At yung kanyang mga negosyo, pagpalain mo po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, maraming salamat kay Jerlyn. Ang panalangin ko, patuloy Panginoong Diyos ang pagpapalay kanyang maranasan. If ever na siya po ay makapag-abroad sa biyaya mo, salamat po, Panginoong Diyos, at patuloy na sumagana ang kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya. Sa ngayon, protekta mo siya araw-araw sa kanyang pagtatrabaho. Patuloy mong pangunahan ang relasyon ng kanyang boyfriend at ikaw po ang maging sentro po nito. Bless mo po sa ang lahat ng gagawin ni Jordan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, maraming salamat po. Si Chris Cal, Lord, ay makapasok po sa sundalo, Panginoon, sa kasundaluhan, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. At patuloy, Panginoong Diyos, na siya po ay maging makasama, maka-join po sa career po na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, I pray, Lord God, sa Austin family na maging masaya uli ang bawat isa po sa kanila na maglingkod po sa iyo. Balik mo po ang kasiglahan po nila sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Lord, we continue pray kay Ma'am Mabel Noriega. Patuloy mo siyang pagpalain ng kanyang asawa at mga anak. Makatapos ang pag-aaral. Lord, ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos, ay makakilala sa iyo, maglingkod sa iyo. Yung kanilang church, pagpalain mo, Panginoong Diyos. At patuloy yung kanilang maliit na tindahan, rumagasa ang masaganang pagpapala. Yung kanilang sasakyan, ingatan mo araw-araw. At patuloy si Mama Bell ay magamit for your glory, Lord God. Bless your health, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Hello po, Ma'am Roda. Kamusta po kayo? Lord, maraming salamat po kay Ma'am Roda, kay Brother Bong, Panginoong Diyos, kay JC, Karen, Melvin, Carla, kay Bella, Lord God. Patuloy silang pagpalain, masaganang ingatan. Sa Australia, Lord God, maging sa Quezon City, kay Ma'am Roda ngayon, nasa Barangay Hall. We pray na bigyan mo siya ng wisdom, hindi siya mairita, more patience, Lord God, love sa kanyang ginagawa, love, Panginoon, sa kanyang co-employee, at patuloy po na yung kanyang katawan, magaling na po siya. Panalangin naman po namin patuloy, Panginoong Diyos, na ang aming kapatid po na ito ay makapaglingkod sa iyo sa anumang paraan, especially sa loob ng Barangay Hall. Nawa, magkaroon po ng mga Bible study, magkaroon po ng mga gawain para po sa iyo dyan sa lugar po nila. At kung tatakbo man ang kanilang chairman, mga kagawad, magtagumpay po sila, manalo po sila muli sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ma'am Roda, sabihin niyo po sa ating barangay chairman, sa mga kagawad, pinagpipray po natin. At kung pwede, bigay niyo po yung mga pangalanan po natin para mas maganda po. Ano, pagpray po natin until na dumating po yung halala na si Lord po ang magbigay ng pagkapanalo po sa halalan po. At kung magkaroon po ng Bible sharing po sa inyo pong community, mayroon kayong mga kapitbahay po o sa inyo pong dyan sa Barangay Hall, kahit online lang po, I'm willing to lead po sa inyo, no? Ulitin ko po, sa inyong tahanan, sa inyo pong mga kamag-anak, invite niyo po yung mga kamag-anak, kapitbahay po ninyo, magkaroon tayo ng Bible study online, no? Sayang po yung wifi, gamitin po natin. 30 minutes lang, okay lang po yun. Para hindi naman po masyadong matagalan yung mga tao. Hello po kay Brother Hilario Mendoza. Baka meron po kayong prayer request. Good morning po. Sa inyo, mabuhay po kayo. Hallelujah. Can you type yes kung di po kayo pag-pray, ha? Para may panalangin po namin kayo. Lord, maraming salamat po. I continue pray kay Sister Nancy, Ma'am Amelia, Ma'am Levy,
Ma'am Paula Alcala, Panginoon Diyos, makapag-approve po siya. I pray kay Ma'am Analisa Yuvenyo, Analisa Mamangon, Ma'am Yoli, Ma'am Violet, Ma'am Rose, Ma'am Rhea, Ma'am Rosalie, Panginoon Diyos, Ma'am Josephine Reyes, Lord, kay Ma'am Melanie, kay Ma'am Tess Pendiblanca, Lord God, sa aming mga team replay, Lord God, kay Ma'am Merlin, kay Ma'am Gemma, kay Ma'am Regina, salamat po sa kanilang mga buhay, ang panalangin ko po, patuloy na pasaganayin sila, ingatan, gabayan, pagpalain ng kanilang asawa at mga anak, nagtagumpay sila sa buhay. At ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, ang masaganang pagpapala, Lord God, sa mga, kahit sa mga hindi nagko-comment, Lord God, I pray, Lord, na patuloy silang pagpalain, pasaganayin sa kanila pong buhay. Bless Sister Alenita Torres, Panginoon Diyos, Sister May sa kanyang negosyo, sa Batangas, yung kanyang mga pagkain na binibenta online, yung kanyang pong mga grills, Lord God, ulam, patuloy mo pasarapin po ito, pagpalain po siya, at patuloy na ingatan mo siya araw-araw. Bless mo ang kanyang anak, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Good morning po, Sister Alenita, pakireplay na lamang po. Lord, I pray kay Ma'am Roda Cruz, Lord God, Rodora Cruz, Lord God, I pray for good health, protection, guidance, blessing po sa kanila, sa kanyang asawa at mga anak, magtagumpay sa buhay. At namang struggle po ni Ma'am Rodora, pagpalain po siya. Ingatan mo siya, gabayan mo po siya, bigyan ng kalakasan at talino at gabay sa pangalan ni Jesus. Good health po kay Sister Alenita, Panginoong Diyos, at patuloy ng masaganang pagpapala ay kanya pong maranasan. Maging kay Ma'am Lynn Amor Kapales, Lord, Kapales, Lord God, I pray for good health, protection, guidance, blessings, Lord God, at strength sa kanyang buhay, at patuloy ang masaganang pagpapala ay kanila pong maranasan. Maging kay Ma'am Piame Wasawas, Lord God, siya po ay first timer lamang po yata, pero I pray na siya po ay mapagpala. Ingatan po ang kanyang kalusugan, good health, protection, guidance, blessings, Lord God, sa kanilang family. At ang mga kasama po namin, mga first-timer po namin dito sa gawain pong ito araw-araw, sa pangalan ni Jesus. Sa mga first-timer, i-PM niyo po ako, ha. I'm Pastor Kiko ng Love of Jesus. Pakireplay na lang po ang video po na ito. At salik po kayo sa GC, mahal kayo ng Panginoon Diyos. Sobra. Mahal na mahal kayo ng Panginoon Diyos. Sa bawat isa, mahal na mahal kayo ng Panginoon Diyos. Sa mga hindi nagko-comment, mahal na mahal kayo ng Panginoon Diyos. We pray, Lord God, sa aming bansa, patuloy po na magkakaroon ng revival sa bansang Pilipinas. At ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, we declare, Lord God, transformation in this nation, Lord God. Bless the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kagubatan, karagatan, kapatagan, sa kabundukan, sa 7,000 plus islands, Lord God. I pray salvation for their souls, Lord God. Revival po. Sa bansa pong ito, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Ngayon pa lamang, ang masaganang pagpapala ay maranasan po ng bansang Pilipinas. Sa ekonomiya, sa natural resources, sa education, Lord God, sa all departments ng government po namin, salvation sa lahat ng employee, sa lahat ng mga government officials, simula sa presidente hanggang sa pinakamababang pamamahala. Sa barangay chairman po namin, kay chairman nyo, kasama kagawad, kay Acuña, Panginoon, sa aming pong mayor, kay Gatchalian, kay West Gatchalian, patuloy po ang masaganang pagpapala. Sa inyo pong mga mayor, governor, sa senador po natin, mga gabinete, sa gabinete po, sa lahat po ng mga government officials, pagpalain niyo po silang lahat. Sa lahat ng department, Lord God, TILG, DOLE, DepEd, TSWD, DTI, DOJ, sa lahat po, Panginoong Diyos, pagpalay mo po, Panginoong Diyos, ang aming pong mga departamento. At maraming salamat po si Merura Isabel Gatdula, ang panalangin ko, patuloy na makatagpo kanya, Panginoong Diyos. Patuloy mo siyang pagpalain, gabayan. Ano man ang kanyang problema, pinagdadaanan, it will come to pass. Salamat po sa kanyang buhay. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, nawa makasama po namin si Meruras Isabel Gatdula, araw-araw sa gawain pong ito. I-bless mo po siya ng matindi, maging ang kanyang pamilya. I-save mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. At ngayon pa lamang, Lord, I pray sa bansa. Can you type yes kung hindi po po kayo napag-pray? Please. Sa lugar po na ito, sa service road, Lord, we pray, Panginoong Diyos, na ikaw po ang magligtas sa bawat pamilya na naririto. Patuloy mong wasakin ng bisyo, sugalan, sabungan, Panginoong Diyos, at patuloy po na isang araw magkakaroon ng magandang revival, malupit na revival na mangyari po rito sa pangalan ni Jesus. Lord, I also pray kay sa Igar family, Lord God, Carloy family, Lord God, Mangada family, Nyola family, Lord, Noriega family, Domingo family, sa lahat ng dumadalo sa church,
Lord, ay patuloy mo silang bigyan ng uhaw sa gawain every Wednesday and Sunday, Lord God. And I pray, makasama rin po namin sila araw-araw sa gawain po ito. Maraming maraming salamat po. Continue bless their finances, Lord God. Sa mga membro ng church po na ito, maging leader sila someday. Sa mga leader po namin, kay Jessica, Jonah, Jenelu, sa aking wife, Lord God, kay Joyce, patuloy silang magtagumpay sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. At sa gawain bahay kay Ate Julie, Lord God, patuloy mo siyang pasaganaan. At ngayon pa lamang, Lord, pagpalain mo ang kanilang buhay at patuloy mo silang enhance, equip sa marami pang gawain dito po sa church po na ito, sa paligid po namin. Salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ay patuloy ng pagpapalay kanila po maranasan. Ingat po kayo, Ma'am Lynn. Kapalas, God bless you po. At tayo po ay patapos na. Lord, I declare right now, Lord God, sa church ng Love of Jesus, lumaki po ang tithe and offering. Patuloy po yung pledge, Lord God. Patuloy na magbigay sa project na himayang bawat isang nag-commit. At Lord, bless mo po ang inyong lingkod, ang mga speakers po namin, si Sir Louie. Lord God, i-bless mo rin po siya, Lord God, bilang isang leader ng church po na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na dinadalangin po namin, bagamat kinakapos po kami ngayon, Panginoong Diyos, sa aming pong tithes and offering, Lord God. Panalangin po namin, matuto po, ito po yung aking panalangin, matuto po na magbigay ng tithes and offering ang bawat isa. Nang sa ganun, hindi po kapusin, Panginoong Diyos, sa aming pong pondo sa church po na ito. Salamat po muli. Give us a heart, a generous heart, Lord God, to give in your kingdom. Salamat po, Lord God. At ngayon pa lamang, gusto na namin ibalik ang lahat ng papuri. Gamitin mo lang church po na ito, ang online gawain po na ito, for your glory alone. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi po ng amen and amen. I'll be honest po sa inyo, no? Ngayon po kinakapos po yung ating pong tithes and offering. Ang aking pong pakiusap sa bawat leader, bawat member ng church, at kung kayo po ay online family members po namin dito po sa LOJ, please give your tithes, please give your offering, your pledges po. Pagsamasamahin po natin po ito sa project din po natin, pagsamasamahin po natin dito, patuloy po na ang Diyos ang magpala po sa inyo. If you would like to bless this ministry, kindly PM me po. At ngayon pa lamang, I declare tremendous blessing in your life and in your family and in your business also, kung meron po, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory po. At yan po ang ating estado ng ating church. At patuloy niya lang pong ipanalangin ninyo pong lingkod. I'll be honest also to you. Hindi po ako nangihingi po sa inyo. Hindi po ako humingi ng awa. Ang hiling ko po, patuloy akong pagpalain ng Panginoong Diyos. I have no supporter at all. Isa na lang po nang natitira. Pero ngayon wala na ako. Pero maraming maraming salamat. Meron na pong nag-commit po sa akin na mag-support po sa akin. To God be the glory. At patuloy na, alam ko God will provide. Hindi po ako natatakot. Ang Diyos, ang boss ng mga boss, ang aking pinaglilingkuran. Kung kayo po kumikita ng malaki sa mga nasa company ng 40,000, 50,000, or 30,000, mas higit pa sa mga managers po natin, sa mga CEO ng company, what more ang lingkod ng Panginoong Diyos? Hindi pababayaan ng Panginoong Diyos. Patuloy na pagpalain ng bawat sa puso atin. Lahat ng may kapos, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng sakit at karamdaman, pagagalingin. Lahat po ng nade-discourage, may encourage. Lahat po ng nalilito, bibigyan ng karunungan ng Panginoong Diyos. At ngayon pa lamang, ang masaganang pagpapala at si Jesus ay maghari sa ating pong mga puso. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi po ng malakas na amen and amen. Praise God. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Ingat po kayo, ah. Shout out po yung pastor namin dito sa, si Pastor Joe Carino, taga Imus Cavite. Okay, kaibigan po natin yan. At kasali ko tayo sa Unity in Prayer. Salamat po, Ma'am Lynn. Regards po kay Pastor Joe Carino. Bukas po yata ako ang speaker sa Unity in Prayer. Not po kayo, ha. 1 p.m. po yun. Bukas. Meron tayong morning devotion at meron tayong 1 p.m. sa Unity in Prayer. Samahan niyo po ako. At patuloy na ang pagpapala ng Diyos sa ating pumaranasan. Praise God. Praise the Lord. Jesus reigns. To God be the glory. Ma'am Lynn, Ma'am Leonie, Ma'am Badet, magandang araw po. Lagay niyo po yung shoutout po natin. Ma'am Yoli, mabasa. Ma'am Carmina, love po sa inyo. Ma'am Anita Tibayan, God bless po sa inyo pong husband. Ma'am Carmina, hello po. Ma'am Estela Maris Lampasa, Ma'am Abel Noriega, Ma'am Cecilia Fernandez, Ma'am Lloyd Austing, God bless po sa inyo. God bless po. PM lamang po. Kapag meron kayong tanong, gusto niyo ng counseling, ng prayer,
At kung meron pong hindi pwedeng i-pray sa online, secretly pagpipray po natin, ilatag nyo lang po sa aking pong messenger. Maraming salamat po sa inyo. Nandito po ang inyong pong lingkod, si Sir Louie. I-PM nyo lamang po kami. We are ready 24/7 po na manalangin po sa inyo at mag-advise po sa inyo dahil mahal tayo ng Panginoong Diyos. Copy lang mga kapatid, ha? Sumasagot ang Lord sa panalangin. Si Sir Nancy Llamas, Ma'am Leonie, Ma'am Rowena Carido, hello po sa inyong lahat. Ma'am Aiza Damagan, si Sir Arsen, Ma'am Minette, si Sir Merlin, hello po Ma'am Roda, sa mga co-office faith po ninyo, pagpalain ng Diyos. Si Yusun po, sa mga pwede pong makita po natin, no? Dalo po kayo sa church. Kung pwede po kayo si Sir Louie, pupunta po rin sa church. Baka pwede po kayo sa mga nasa Pasig, nasa Quezon City. Ma'am Roda, baka pwede po kayo. Diyan po kayo sa ating pong Sunday service. Praise God. Punayin po natin ang church. To God be the glory. With Sir Louie Reyes. Sir Louie Reyes, sa Pompa Company, pagpalain po ng Panginoong Diyos ang Pompa Company. Praise God. Shout out kay Joyce, I love you so much. Kay Ishan, tulog pa, I love you so much, anak. Hallelujah. Please pray for our business and please support it pagka papasok po sa GC yung ating pong mga product po, no? Kung ano po yung aming pong printing po ito. Ito po ay ano, personalized. Pangalan nyo po, lalagay po halimbawa dito po sa baso, lalagay po rito Sir Louie Reyes. O, Sir Louie, no? O kaya po, Leonie. O yung bibigyan nyo po ng ano, ng regalo. Pwede po sa wedding, pwede po sa dedication, binyag, o birthday, no? Yung mga tinatawag na, ano mo tawag doon? Souvenir, giveaways, yan po. PM nyo lamang po kami. Pag-pray nyo po, kailangan po namin ng magnegosyo na po ngayon. Na talagang nagkakaroon ng changes po sa mga gagawin. Pero masaya po ito. Patuloy na si Lord talaga ang kumikilos sa buhay po natin. Muli, maraming salamat po sa inyo. In behalf of Love of Jesus Valenzuela, sa mga first-timer, please PM me. Sali ko po kayo sa GC. Sa mga matagal na po, huwag ko kayong magsawang makinig ng salita ng Diyos. May pag-asa sa Panginoong Diyos. Be strong and courageous. The battle belongs to the Lord. And patuloy na si Jesus ang mag-ari sa ating pong buhay. To God be the glory. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumain niyo. Amen and amen. Goodbye everyone and see you later with Sir Louie Reyes or Brother Louie Reyes, 7:15 p.m. May magandang mensahe si Lord para sa iyo. Watch it later. Bye! Ingat po kayong lahat, ha? From Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ma'am Aiza Damagan, sa bawat isa. Sa team replay po natin. Sa team abroad, Metro Manila, to God be the glory sa buhay po ninyo. First timer, PM niyo po ako. Mahal kayo ng Panginoon Diyos.